Okay, next lesson, 4.2, integration. Okay, for example number 1, evaluate the integration of the polynomial function 5x to the 4 minus 8x cubed plus 9x squared minus 2x plus 5 dx. Okay, so ang gagamitin natin dyan, we are going to find the derivative separately by term. Or the integration by term. So, kunin muna natin yung integration ng 5x to the 4. Pwede siyang 5 integration of x to the 4 dx. Then, yung second term ay minus 8 integration of x cubed dx plus 9 integration of x squared dx minus 2 integration of x dx plus 5 integration of dx. Okay, so isa-isa yung gagawin doon. So yung first term muna magiging 5 times x to the 5 over 5. Then yung second term minus 8 times x to the 4 over 4 plus 9 times x cubed over 3 minus 2 times x squared over 2 plus 5c or 5x plus C. Kasi itong 5 times integration of dx, 5x na lang yun. Then, yung dulo plus constant C. Then, ayusin natin. So, pwede na makancel out itong 5 and 5. So, magiging x to the 5 na to, di ba? Cancel out. Ito naman, negative 8 divides 4, negative 2, x to the 4. 9 divides 3, 3. Negative 2 divides 2, cancel out. Then bring down 5c plus c. Okay? Ngayon, pag dinouble check mo, pag kinuha mo ang derivative nito, itong sagot natin, makikita mo pareha siya sa ating integrand. Di ba? Okay, and that's it. Okay, next example, number 2. Evaluate the integration of square root of x times x plus 1 over x dx. Okay, so ayusin muna natin yung ating integrand, yung exponent or yung ating square root of x, pwede siya i-convert into rational exponent. Ganon din ang 1 over x, pwede siya i-convert into negative exponent. Okay, so ang square root of x, pwede siya i-convert as x raised to 1 half. Then, nandun pa rin yung quantity of x plus ang 1 over x ay pwedeng maging x raised to negative 1. So, magagamitin na natin na yung integration of x raised to 1 half times x plus x raised to negative 1 dx. Then, i-distribute natin yung x raised to 1 half. Distribute natin dito. So, ang mangyayari ngayon sa exponent, 1 half plus 1. So, 1 half plus 1 is 1 and 1 half or 3 halves, 3 over 2. Kaya meron tayo ngayong exponent na x raised to 3 over 2. Plus, distribute naman natin to. So, magiging x 1 half minus 1. So, 1 half minus 1. So, it is negative 1 half. Kaya meron din tayong x raised to negative 1 half dx. So, ito na ngayon yung kukuha natin na integration. Okay, so individual integration ulit. Integration of x raised to 3 over 2 dx plus integration of x raised to negative 1 half dx. Then, apply the rule. So, yung first term muna, x raised to 3 half plus 1. So, 3 half plus 1 is 5 halves. Kasi magiging 3 over 2 plus 2 over 2. So, 5 over 2. Then, yung denominator niya, 5 halves pa rin. Next. Second term, integration ng x raised to negative 1 half, dadagdagan natin ng plus 1. So, negative 1 half plus 1, positive 1 half.
So x raised to 1/2 over 1/2. Okay? Then simplify natin. So itong 5/2, pwede mong kuhanin ang kanyang reciprocal. So ang reciprocal ng 5/2 ay 2/5. So magiging, ito ay magiging 2 over 5. Reciprocal na yan, ha? Ayan. Magiging 2 over 5. At reciprocal naman ng 1/2 ay 2. So pwede na itong mangyari dito ay 2. At cancel out na natin ito. Okay? So we have 2x raised to 5/2 over 5 plus 2x raised to 1/2 plus c. And that's it. Ayan. So nakuha natin yung ating sagot. Okay, example number 3, evaluate the integration of 5x squared plus 8 all over x to the 4 over 3 dx. Okay, so pwede natin itong by term muna natin, so by term, kasi pwede na i-break itong ating fraction form into first term muna, 5 integration of x squared over x to the 4 over 3 dx. At yung second term naman, plus 8 integration of 1 over x to the 4 over 3 dx. Okay, so sineparate natin yung ano, itong dalawang, pwedeng gawin dalawang term yung may denominator. Then, ang x square over 4, x raised to 4 over 3, pwedeng i-apply yung law of exponent, di ba? Ang kapag siya ay naka-fraction form, ang mangyayari sa exponent niya ay minus, di ba? Bawa, x to the m over x to the n, by using law of exponent, magiging x to the m minus n, provided that m is greater than, if m is greater than n. Ayan. So, ma-minus yun. So, dito, i-apply natin sa magiging x to the 2 minus 4 over 3. Mas malaki yung 2, di ba? Kasi ito ay 1 and 1 third. So, mangyayari, 2 minus 1 and 1 third, and that is 1 and 1 third, 2 third na lang, no? 2 third na lang matitira. Okay? Hindi pa natin kinukuha yung integrand, integration na. Siniprepare pa lang natin yung integrand. Next, ito naman, 1 over x to the 4 over 3 dx. Tapos yung constant na 8, pwede siyang maging x raised to negative 4 over 3 dx. Law of exponent pa rin yun. Hindi pa natin kinukuha yung kanyang integration. Then, next, i-apply natin yung theorem natin for finding the integration. So, nandun pa rin yung constant 5 times 5 over 3 plus, okay, ang galing yan dito, 2 third plus 1. Ayan. So, naging 5 third. 2 third plus 1 is 1 and 2 third or 5 over 3. So, ganun din sa denominator. Then, next, second term plus 8. I-apply natin yung plus 1. Negative 4 third plus 1. So, magiging negative 1 third. Over negative 1 third din sa denominator. Okay, next. Kuha natin yung reciprocal. So, magiging 3 over 5. Yung 5 over 3 ay magiging 3 over 5. So, tanggalin na natin ito. At ito naman, negative 1 over 3. Or negative 3 na lang. Kasi negative 1 over 3 ang kanya reciprocal times negative 3 na lang. Yan. So, cancel na natin ito. Okay. Magiging bago natin ngayong expression ay magiging, nandun pa rin yung plus siya, magiging 3 na lang itong first term kasi cancel out na yung 5. So, 3x raised to 5 over 3 minus
3 times negative 3, 24. Okay, so negative 3x to the 5 over 3 minus 24, galing yun dito sa 8 times negative 3, negative 24. Then yung x raised to negative 1 third, pwede na siyang gawing over x raised to 1 third plus c. Ayan, simplify natin na, instead of negative, pwede natin ibalik siya as positive exponent, kaya lang magiging denominator na siya. And that's it.